Sa larangan ng geopolitical sa East at South China Sea, isang serye ng mga tensyon at komplikasyon sa geopolitical ang umuusbong na alitang teritorial, military posturing at ang banta ng lumalaking kapangyarihan ng militar ng China. Pag-uusapan natin ang mga pag-aalala sa patuloy na paglakas ng China at ang mga geoestratehikong implikasyon ng ambisyosong proyektong Blue Navy nito. Dahil dito'y lumilitaw ang mga posibilidad ng isang joint defense agreement sa pagitan ng Pilipinas, Taiwan, Japan at South Korea na nag-aalok ng iba't ibang mga senaryo para sa defense at joint cooperation mechanism. Kung nais mong maunawaan ang buong detalye ay manatiling nakatutok, pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ang mga pagtatalo sa pagitan ng China at ang mga kalapit bansa nito sa South China Sea at East China Sea ay nagpapakita ng mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan. Noong 1982, ang United Nations Conference on the Law of the Sea or UNCLOS ay itinatag na layong maglatag ng mga karapatan at responsibilidad ng mga bansa sa kanilang paggamit ng mga nakapalibot na dagat nito. Isa sa mga unang armed conflict ay naganap noong 1988 nang magbangga ng China at Vietnam sa Johnson na nauwi sa paglubog ng 3 barko ng Vietnamese. Ito ay nagdulot ng pagbabago sa geopolitical na tanawin ng rehiyon, ang pagpapakita ng patuloy na pagiging mapangahas ng China sa teritorial na dagat sa South China Sea, batay sa kanilang mga aligasyon ng historical na karagatan na nagmula pa sa Han Dynasty. Lumala pa ang mga tensyon noong 1996 sa Mischief Reef Incident, kung saan sangkot ang mga barko ng China sa isang gunboat ng Philippine Navy. Ang mga sumunod na taon ay nagpamalas ng mga diplomatikong pagsisikap tulad ng 2002 ASEAN-China Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea na naglalayong magpagaan ng mga tensyon at mag-establish ng mga panuntunan para sa paglutas ng hidwaan. Ang Thucydides Trap ay isang ideya sa larangan ng pampolitika na pagsulong ng isang bansa bilang isang makapangyarihan tulad ng China at ang isang umiiral na dominanteng makapangyarihang bansa tulad ng Estados Unidos ay maaaring magdulot ng tensyon o pagtatalo dahil sa tunggalian. Ayon sa konsepto ng Thucydides Trap, kapag may bagong lumalaking kapangyarihan na nagbabanta sa umiiral na kapangyarihan, ay maaaring magresulto ito sa hindi kanais-nais na mga pangyayari. Ito'y nagpapakita ng pangamba sa pag-usbong ng China at ang epekto nito sa pandaigdigang relasyon, ayon kay Lee Kuan Yew ng Singapore. Ang hamon para sa Estados Unidos ay ang pagtanggap sa pag-angat ng China nang hindi humahantong sa digmaan. Ito'y isang napakahirap na sitwasyon sapagkat hindi tatanggapin ng dalawang bansa na masapawan ang bawat isa na maging superpower sa mundo. Sinabi rin niya ang kanyang opinyon ng mga mas maliliit na bansa sa rehiyon ay kailangang maghanda para sa posibilidad ng tunggalian. Aniya, ang mga maliliit na bansa ay dapat maging matalino at magkaroon ng plano sa lugar para sa kung paano haharapin ang pag-usbong ng China. Kailangan nilang paunlarin ang kanilang ekonomiya at magtayo ng malalakas na ugnayan sa Estados Unidos at China. Ang Thucydides Trap ay isang kapakipakinabang na balangkas para sa pag-unawa sa kasalukuyang sitwasyon sa East at South China Sea. Ang teorya ay nagpapahiwatig ng Estados Unidos at China ay nasa landas ng tunggalian dahil sa kanilang mga hangarin. At ito ay naglalagay ng malaking hamon para sa parehong mga bansa pati na rin sa mga mas maliliit na bansa sa rehiyon. Ang Japan ay isa sa may kakilakilabot na pwersang militar na kilala bilang ang Japan Self-Defense Force. Ang JSDF, lalo ng Maritime Self-Defense Force nito, ay humahatak ng pansin sa higit na 150 mga barko, kabilang ang mga advanced destroyers, frigates, submarines at mga fighter jets. Pinatutunayan ng Air Self-Defense Force ang galing nito sa higit na 500 na fighter jets, kung saan kasamang mga dekalidad na fighter jets tulad ng F-35A Lightning II. Ang Ground Self-Defense Force ng Japan ay nagbabantay sa teritoryo ng bansa at armado ng modernong mga tanks, armored vehicles at artilleries na may kabuang budget ng maabot sa 6.8 trilyong yen. Ang Japan Defense Force ay lumalabas mula sa kanilang karaniwang tungkulin sa pangangalaga ng seguridad, pati na rin sa pagpapakita ng kanilang kakayahan sa iba't ibang paraan.
Halimbawa nito ay ang kanilang pakikibahagi sa mga operasyon para sa kalayaan ng pagkilos, pagtutol sa mga maritime claims ng China, pagsasagawa ng mga joint exercises kasama ang mga kaakibat sa rehiyon tulad ng Estados at ng Pilipinas, at ang pagsasagawa ng mga hakbang upang mapabuti ang kaalaman sa maritime domain sa kanilang nasasakupan. Ang Taiwan naman ay may moderno at mahusay na armadong pwersa at may malaking impluensya sa rehiyon at may budget sa militar na $19.4 billion noong 2023 at isang matibay na pwersa na kinabibilangan ng 169,000 aktibong militar at 1.66 milyong reservists, 474 eroplano, 1,200 na tangke at 110 na sasakyang pandigma. Ang hukbong dagat ng Taiwan ay isa ring pwersang dapat katakutan. At may higit sa 110 na mga barko, advanced destroyers, frigates, submarines at mga mabibilis na sasakyang pandigma. Ang pagpapalakas ng depensa ng Taiwan sa dagat kasama ang kanilang armadong mga high-tech na armas tulad ng anti-ship missiles, torpedoes at mga anti-submarines warfare systems. Dagdag pa rito, ang Air Force ng Taiwan ay nagpapalakas din ng militar nila. Mayroon silang higit sa 400 na mga eroplano, kabilang ang F-16 Fighting Falcons at FCK-1 King Ku Jets. Ang hukbong himpapawid ng Taiwan ay may kabilang na mga militar at Xiong Fei III anti-ship missiles at patuloy na nagpapabuti ng kanilang mga hypersonic na armas. Ang Taiwan ay aktibong nakikipagtulungan sa kanilang mga regional na kasosyo tulad ng Estados Unidos, Japan at ng Australia upang mapalakas ang kanilang seguridad sa dagat. Ang South Korea ay isa ding malakas na estado sa baybayin ng East Sea ng China at pinananatili ang isang makapangyarihang militar sa pamamagitan ng sandatahang lakas ng Republika ng Korea na may pinakamalaki at pinakamahusay na hukbong pandagat na may higit sa 160 na advance sa mga barko at isang mahusay na armadong pwersang panghimpapawid. May 600 na mga eroplano at multi-purpose na eroplano kasama ang cutting edge sa mga fighter jets. Ang pagdami ng hukbong lupa at ang mga pagpapalakas ng depensa nito sa pamamagitan ng pagdagdag ng higit sa 618,000 na militar at modernong armas ay nagpapakita ng dedikasyon ng South Korea sa pagsugpo sa mga hamon sa seguridad. Ang kanilang budget na $43.1 billion para sa depensa noong 2023 ay nagpapakita ng kanilang commitment sa pag-address sa mga pagbabago. Ang South Korea ay tumututok din sa pagpapalakas ng kanilang industrial self-sufficiency upang maging bantog na player sa rehiyon. Ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng mga inisyatibo tulad ng pag-unlad ng KF-21 Borome fighter jet at pagpaplano para sa mga eroplano tulad ng Lockheed Martin F-35A at F-35B. Ang Pilipinas naman ay nagre-reforma na din ng plano sa modernisasyong militar upang mapabuti ang depensa sa teritoryo at sa baybayin bilang tugon sa tumitinding tensyon sa China. Sa patuloy na pagiging agresibo ng China gaya ng pagharang, pagbangga at pag-water cannon sa mga barko ng Pilipinas ay nagpapakita ng kahalagahan ng hakbang na ito. Binigyang din ni General Romeo Bronner, ang punong hukbo ng Pilipinas, ang paglipat ng focus sa ibang strategy sa pagsiguro ng mga teritoryo. Nais din nating magkaroon ng kakayahan ng hukbong katihan ng Pilipinas upang mapalakas ang ating posisyon sa depensa at may pagtanggol ang ating teritoryo. Ang na-update na plano sa modernisasyon na Horizon 3 ay kinabibilangan ng multi-role na mga fighter jets, radar, frigates, missile system, helicopters at ang pinakaunang submarines ng bansa. Sa kabila ng mga limitasyon sa budget, ang gobyerno ng Pilipinas ay nagpanukalang maglalaan ng pangunahing budget sa depensa para sa taong 2024 na nagkakahalaga ng $4.1 billion. Ano sa palagay niyo, kaibigan? Kakayanin ba ng sanipwersang lakas ng Taiwan, Japan, South Korea at ng Pilipinas ang naghahari-hari ang China sa rehiyon? Paki-comment lamang po sa ibaba. Maraming salamat po.